Buenos dias, señoritas y señoritos. Sa vlog na ito, tatanungin ko kayo, magkano ka ba? kada isa sa inyo, what is your value, my vlogcaster subscribers? Magkano ka? Magkano ang dangal mo? How much are you willing to be bought? To make, ha? Speaker Martin Romualdez, Prime Minister of the New Republic of the Philippines, ha? Kung saan ma-extend yung termino ni President Bongbong Marcos at pero after 2028 gagawin na lang siya ceremonial head, pero si Speaker Romualdez ang talagang Prime Minister, talagang holding the reins or control of government. So, are you willing to sell your soul for that kind of political endeavor, ha? Or adventurism? And for how much? 10 million each? Kada tao? 10 million? 1 million? 100,000 kada tao? 50,000? Magkano? Ha? Kasi medyo ang tingin sa atin ng mga congressmen, alam nyo kung magkano lang tayo kada isa? 100? 100 pesos! 100 pesos lang tingin nila sa atin. Ang baba ng tingin nila sa atin. Ang baba! 100 pesos, hindi ka ba makabili ng kwan eh? Hindi ka ba makabili ng Starbucks o kaya ng ano po to? Kwan, ano pa to? Yung mga milkshake, 120 yun eh, 150, 175, 200. So, ganun, kababa ang tingin nila. Kaya ito mga congressmen, by the way pala, thank you ha, po yung mga nag-greet sa akin na wishing me well. Well, back in Manila na tayo and I'm happy to be back to the place. Of course, I love my new place, the East Zamboanga Business and Events Place in Zamboanga City. Pero 30 years na ako dito sa Manila, so medyo this is the place na talaga for me. I love my relatives in Zamboanga and I love my new business, pero this is the place for me na talaga. So mga politiko dyan, huwag kayo maging secured o relax lang kayo, hindi ako tatakbo dyan. Kontento na ako sa buhay ko as a businessman and a blogger dito sa Manila. So dito pa rin. So thank you very much those who wish me well. Okay ang trip namin, relaxing, and dito na tayo safely in Manila, and to bring to you the value in the your value in the eyes of congressmen. Kaya buti naman itong mga congressmen na matino at saka mga senator ay they are raising howl or making noise about this. Kasi sabi pa nga ni Senator Jinggoy Estrada, this is unethical, this is illegal. Kasi he was reacting to an expose made by Congressman Edsel Lagman, na ngayon ay president ng Liberal Party, na inexpose niya na yung mga mayors daw sa lugar niya pinatawag daw sa isang meeting last January 5, and binigyan sila ng mga directives on how to present yung People's Assembly form of amending the constitution, kung saan diretso galing sa tao, kasi di ba meron constitutional three ways naman para ma-amend yung constitution natin. Constitutional convention, yung mag-elect tayo ng mga professionals and mga legal experts to amend the constitution, and then constitutional assembly, yung two-thirds ng Kongreso at ng Senado magbo-vote for the amendments, and then people's initiative, kung saan na 3% ata ng votes per district and 12% for the whole country ang boboto seeking for amendments of the constitution. So ngayon alam nila sa CONCON medyo wala silang chance, wala suporta. Sa CONAS pumapalak ang Senado kasi
talo sila, kung boboto sila sama-sama, eh 300 ang congressmen. 24 lang ang senator. So talo ang mga senator sa stand nila. Kwan pa kasi, hindi, silent ang constitution whether sa constitutional assembly, separate iboboto, boboto yung mga senators or kasama sila pati mga congressmen. Hindi sinabi, hindi klaro ang constitution whether senators will vote among themselves to amend the constitution or and then separately yung congressmen will vote among themselves or sama-sama ang congress at saka senate. Eh syempre talo mga senator kahit lahat pa sila tututol sa constitutional amendments, eh talo sila sa 300 ni future prime minister Romualdez. So mas gusto nila itong People's Initiative kasi diretso sa tao. Kaya lang, to get the necessary vote, sabi ni Congressman Lagman, naglabas ng pera ang Kongreso at nagsosolicit sila ng signature in exchange for giving of 100 pesos kada tao na mag-sign for the Constitution People's Initiative. Kaya sabi ni Senator Jingo Estrada, kwan ito, panggugoyo ito sa tao. Sabi niya, and I quote, "It is unethical and illegal to solicit signatures of constituents to petition for charter change moves in exchange for 100 in the guise of supposed people's initiative." So sabi niya, "This violates our laws and undermines our democratic process," kasi para hindi ito nagkakalayo sa vote buying, 'di ba? Madaming naloko sa 1 million per vote or 1 million Taliano gold per vote for President Bongbong Marcos. Kahit doon sa amin sa Zamboanga, ang dami na goyo nito. Pinabayad pa sila ng 200 na para maging miyembro daw ng mga tatanggap ng pera. Boboto na sila kay Marcos, nagbayad pa sila for registration ng 200. Ayun, nga. Nagbenta na sila ng mga tricycle nila, ng mga kalabaw. Akala maging millionaire sila nung nanalo si Marcos. Yun, nagoyo. So, ito another panggugoyo na naman ang problema. They are now tinkering with the Constitution, which is really condemnable, ha? Sabi nga ni Estrada, dapat yung People's Initiative is a constitutional right that should be exercised freely. At ang masakit dito, pera natin ang ginagamit, hindi naman yung pera nila. Kaya sabi niya, "Whoever is behind this sinister move to tinker with the 1987 Constitution should be investigated and prosecuted for engaging in such unlawful activity," sabi niya. Sabi niya, mawawala ng tiwala yung tao dito sa constitutional process na ito kung ginagamitan ng pera. Dapat it should be the free will of the Filipino people to amend this. So, delikado po ito, ha. Sabi ni Lagman, meron daw mobilization funds para makalap ng 3% votes. O yun, tama, 3% percent of the registered voters of a legislative districts to which their municipalities belong. So, dito na siguro, yun, di ba na hindi ba nag-insert yung mga congressmen which na sinabi ni Senator Coco Pimentel at dadalhin niya ito sa Supreme Court ay illegal. Nag-insert sila sa budget ng 450 billion. So siguro ito na yun para pondohan itong People's Initiative. This is very bad dahil pera natin ito. So ito na lang hingi ko sa inyo mga dyan sa Albay or anywhere. Kung meron man lumalapit sa inyo in behalf of the congressman or the congressman himself or the mayor or the councilor acting for the congressman seeking your votes and offering 100 pesos, ipadala nyo sa Vlogcaster Facebook page. Ipadala nyo yung picture sa akin. Ipadala nyo yung video sa akin. Tututulan natin ito dapat at i-expose natin itong gusto ma-promote yung political ambitions nila, ma-push yung political ambition nila
gamit pa ang pera natin at sinisira pa yung democratic system natin, democratic process natin. So andito na kami sa lokasyon namin, timing na patapos na tayo. So guys, yun na lang gawin nyo ha. And please share this vlog para warningan yung ibang tao. Hindi naman tayo ganyan ka-cheap. 100 pesos lang, sobra naman. Forever ba a-amend yung constitution, for life natin yan, until buhay tayo, yan ang constitution isusunod natin na syempre pabor sa kanila at mamumuno tayo ng mga diktador na in-extend ang termino beyond 2028. Tututulan po natin ito. Join me in opposing this people's initiative by use of money, 1 peso per tao. So syempre, all in all, billion rin ang budget dito na galing pa rin sa atin. So please do that. Please share this vlog to as many people as you can here and abroad para makakalat itong warning ito. And don't forget to tell your friends to subscribe to this vlogcaster Armandin YouTube channel dahil sama-sama po natin tututulan ito. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.